Ayan. Welcome back sa ating channel, another Lalo Move. Serye tayo. Teka, hanap muna ako ng mapaparadahan. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel, mga master. Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel at another episode ngayong araw na ito. Ayan, kasama na naman natin yung ating Rusi Rush 125. Rusi lang sa kalam. Ayan, mga master, makita nyo naman ang ating motor. Small but terrible yan. So, ayan, maraming salamat pala sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa Walang Sawang. Pag-suporta rito sa channel natin. At alas 9 na ng umaga, pasado. Wala pa tayong booking, kakalabas ko lang. Medyo tanghali na rin tayo. Lagi na tayong tanghali eh. So, titingnan natin ang game plan natin ngayon is mga mid-ride at saka short-ride booking lang. Parang ayoko na munang kumuha ng long-ride kasi nga talo kapag long-ride. Sobrang talo. Maliban na lang kung pareho ang ano destinasyon. Tapos, medyo mataas at medyo panalo. Kukunin natin yan. Pero pag long-ride na 6 pesos pababa ang pair, hindi na ako kumukuha ng 6 pesos pababa. Kasi talo talaga sa gasolina at saka sa oras. Target tayo kahit mga 6 na booking lang sa mga short ride at mid-range booking, no? Tingnan natin kung makakachamba tayo. Okay, let's go! So, ayan mga master, 20 minutes pasad, 20 minutes na rin tayo nag-aantay dito ng booking, no? Hindi na ako sanay makipag-unahan na. Sa tagal natin di bumibiyahe, parang nahihirapan ako pumick up, ah. So, ayun mga master, gahanap pa rin ako ng mga short ride booking, tsaka mid ride booking. Wala akong makita, puro long ride yung nakikita ko kung kailan hindi natin trip ang long ride ngayon. Ayan, tawagan na natin. St. Peter, First Street. Ayan, dito na tayo. Masitas Verde, saan ba yun? Itong kabila. Okay, salamat. Ito yata, itong halaman. Agoy, halaman. Dito ba yung ano, te? Yung mas... dense. Dense. Oh, papuntang Antipolo. Walang sinasabi sa akin na... Sino nag-book nito sila? Hindi sinasabi. Ha? Meron. Oo. Ano bang pipikapin dito? Walang details kasi. Kaya pag nagbubuk sila, dapat nilalagyan ng details eh. Oo, dapat ganun eh. Tingnan ko muna kung kakasya dito. Pwede bang iangkas? Pero puntahan natin mga master. Ayokong... Sige, sige. Uy, ano. Hindi kakayanin, te. Dapat. Oo. Hindi talaga kaya. Eh, kung ito lang, ayos. Dapat linalagay nila details, oh. Ano, 2 box na po ipabuko. Wala, eh, oh. Sabi mo, ano, change rider. Sabi mo, boss, pa-change rider, may dala yung, ano, hindi kakayanin. Ano na lang niya, change rider. Kasi, hindi ko pwedeng pilitin. Baka pagdating doon, ano na yan, sira na. Okay. So, ito yung mga nagbubuk na hindi linalagay yung detalye kung anong ilalagay nila eh. Bulagaan eh. Tapos sasabihin, ano, pagdating mo doon, tsaka na lang sasabihin yung, ano, yung dadalin mo. Bad trip yung ganito. Ay, nako. Kaya natin. Kuha muna tayo ng isa pang booking, mga master, bago tayo magano. Bago natin i-cancel yan. Meron na? Wala pa. Ayan, no. Unang booking natin, cancel agad eh. Ngayon lang ulit tayo nakakuha ng mga ganun na hindi nag-ano ng details, ha. Pasaway eh. Alam nyo kaya hindi nila ano, hindi nila inaano yan, tawag nito, hindi nila dinideclare kung ano yung papadala mo, papadala nila. Kasi bibihira na akong kumukuha ng mga ganyan halaman.
Abala kasi yung halaman na yun eh. Dapat yung binubok nila sa sedan eh, hindi sa motor eh. Kita mo, napakaliit pero napakaselan. Hindi pa kinakancel oh. Mabuti pa yung mga nagsasabi ng totoo, yung bubble wrap eh. At least alam mong bubble wrap, nasa sayo na kung kukunin mo hindi. Mamaya ako na ika-cancel ito mga master kapag nakakuha na tayo ng isa pa, no? Kasi baka mayroong magandang booking na pumasok. At least, nakaano na tayo, nakakuha na tayo. Bago pa tayo magpa 10 minutes. Yun yung booking eh. Ang tagal bago i-cancel, hindi ko talaga kinancel mga master. Oh, ito, kagaya nito, ayan, oh, Paranaque, Paranaque City. Oh, nakalagay kung ano yung kanyang papadala. Isang bubble wrap, o, di ba? At least, choice na ng rider yan kung kukunin niya o hindi. Kasi alam naman natin, yung bubble wrap, napakalaki niyan. Di ba? So, kanina pa yung booking niyan, mga alas 9. Mag-isang oras na, hindi pa kinukuha. Kasi nga, alam ng rider na bubble wrap yung nadali niya. So, ang pipick up lang yan, yun talagang obligado o desidido magdala ng bubble wrap na yun na napakalaki. Diba? Ganyan lang ka-basic. Yan o. Yung iba, mayroon ng mga naka-details pero yung iba, wala talaga. Yan, sabon. Ganun lang kasimple ang pagbubuk sa lalamove. Huwag nyo nang gawing komplikado. Tapos, i-report nyo si rider kapag kinakancel yung booking nyo. Eh, kayo rin naman may kasalanan yan. Napakasimple maglagay ng details, ayaw nyo ilagay. Gusto nyo bulagaan eh. Bad trip tong mga to eh. Nahahive blood ako sa mga ganitong kliyente, yung ayaw magsabi ng totoo eh. Napakasinungaling eh. Hindi, kidding aside mga master. Doon sa mga nagbubook talaga, ilagay nyo yung detalye nyo para hindi kayo nakakansela ng booking. Di ba? At least alam ni rider kung pipick upin niya ba yan o hindi. Ganun lang po ka-basic mag-book sa lalamove. Para wala nang cancel issue na yan. Para at least, pwede mo talagang i-report si rider kung kinancel niya. Di ba? Kasi meron na ng kumpleto na ngayon details na nakalagay eh. Lechugas na yun oh. Napaka-traffic oh. Ang hirap bumiyahe ng ganito. Sobrang traffic. Kung ano, sobrang napakataas ng risk. Huwag kayong kukuha ng ganitong klaseng booking. Sa mga nag-uumpisa pa lang o kahit na sa mga datihan na yung mga ganitong klaseng abono mga master oh. Abono leche plan, pakiingatan please. Abono 1,950 pesos. Huwag kayong kukuha nito mga master yung leche plan yan. Alam mo kung bakit? Kasi kapag ito nasira, no, na damage yung kahit isa lang dyan, at pag nagreklamo yung ano, yung receiver, automatic yan. Parang binili nyo na yung buong parcel na yan. No? Hindi tatanggapin yan. Eh, wala kang choice, kundi kunin na yan. At hindi na rin tatanggapin yan ng ano, ng sender sigurado. Diba? Kaya, ingat kayo sa mga ganyang klaseng abono, yung mga napakadelikado. Ay, grabe, oh. 1.5 hours na tayo nag-aantay ng mga booking, mga master. Short ride, sobrang taas ng demand ng ano ngayon, mga short ride booking. Nag-aagawan sa ano, yung mga rider. Lagi ako naunahan ah. O, masisiro tayo sa mga short ride ngayon. Ayan, dapat ganyan. O, ibinalik na yung booking na na-cancel kanina. 2 box plants. Ayan, dapat ilalagay nyo ganyan para alam ng rider kung pipick up yun o hindi. Uwi muna ako mga master. So, 1.5 hours na tayo. Wala pa tayong nakukuhang booking. Uwi muna tayo sa bahay. Doon na lang tayo mag-antay ng booking sa bahay. Para siguradong ano. Wow! Para siguradong relax tayo. Alright. So, ayan mga master, kakakain ko lang, kumain ako dito sa bahay. Umuwi muna ako kanina. Oop, nakalimutan ko yung belt bag ko. So, meron na tayong first booking mga master after 3 hours na pag-antay ng booking. Grabe, ang hirap kumuha ng booking ngayon ah. Hoy, first time kong na-experience yung ganito ah, ganito katagal bago makakuha ng ano, ng booking. 3 oras. So, pick-upin na muna natin tong ano natin, first booking. Ito po ay ano lang, short ride lang, 85 pesos.
Mga short ride booking lang ang target natin ngayon kasi walang magandang ano eh, long ride. Hello po ma'am, good morning po. Lala Move Pickup Armstrong. So first pickup. Ayan, kuha na natin mga master. Meron na tayong ano. Ayan, meron na tayong second pickup. URC Townhomes. Ayan. So let's go, let's go. 99 pesos. So ayan mga master, papunta na po tayo sa ating second pickup. Hello po. Sir, Lala Move Pickup po. Nandito na ako sir sa ano eh, sa may 14-9, 14-10, siguro. 14-8 po ba sa inyo sir? Sige. Yan mga master. Ano lang mga master? Damit lang. Unahin natin itong Paranaque. Siyempre ito yung malapit. Eh parang yung Paranaque pala ito. Yung mas malapit siyempre. Ah, okay. Sa Moonwalk Pharmacy lang po. So, ayan mga master. Nandito na tayo. Ah, teka lang, sir. Ha? Mura lang naman to. 85 lang, sir. Berya lang. 85 pesos lang po. Sa may along ano lang, sir. Malapit lang sa Manuela Village. Alright. So, first 100 pesos. Ayan. O, short ride lang to. 100 pesos agad, mga master. Pwede na. Hmm? So ayun mga master, 750 meters na lang, nandun na tayo sa ating ano, ating drop off, konting-konti na lang. Ayan, dyan tayo sa mga condo na yan. Grabe, pakainit uy. Hello po, sir, Lala Move Delivery po. Nandito na po ako sir sa ano, Surabaya. So ayan mga master, nandito na tayo. Okay, thank you po. Alright, so yun, 200 na tayo mga master. Nakaka 200 na. Ayan mga master, nakachamba tayo. Maganda yung fare. Papuntang Imus, 200 pesos, nagplus 70. So, ang dadali natin is frozen. Frozen beef daw, pero 3 kilos lang. Panalo 'yun. Magaan lang 'yun eh. So, puntahan na natin 'tong mga master. Sana ano. Sana quality 'to, no? Wala sanang additional na idadagdag. 3 kilo mahigit. 130 nga lang eh. Kaya ako kinuha kasi nag-plus 70. Pero kung wala, di ko kukunin. Oo. Eh, dito-dito lang ako eh. Hmm. Las Piñas, Paranaque lang. Sabi ko, pwede na to, tirahin ko na. Baka tirahin pa ng iba eh. Oo. Ingat. Bali, 130. Mag 100 na lang sisingilin ko doon. Okay. Saan ka pa? ₱11 per kilometer. I-minus mo yung ano. Papatak pa rin ng 8. Pwede na. Panalo na yun, mga master. So, hanapan natin ang kasabay, syempre. Hindi pwedeng walang kasabay ito. So, ayan. Ayan, mga master. Meron na tayong ano. Pangalawang booking ay very good. Ayan, so dalawa, mga master, Imus. Ang dadalhin daw po natin is leather seat. Maliit lang. So, puntahan na natin. Labas na tayo dito. Saktong-sakto lang talaga. No? Same way lang. Pagka-pick up natin itong leather na to, diretso na to. Tapos, una natin i-drop off yung leather. Lala Move po, pick up. Nandit seat. Oh, sa seat place po ba? Bilis ko ma'am, di ba? Ha? Doon na? Okay, okay. Along ano lang to? Aguinaldo Highway lang, no? Oh, sige. Tirahin na natin to, mga master. Baka tirahin pa ng iba to eh.
Okay. So ayan mga master, pupunta na tayo ng Imus, no? Dalawa yung pick up natin dito sa may Joint na Soledad, Paranaque. Magkatabi lang, 900 meters lang ang pagitan. Tapos ang drop off natin, eh magkatabi lang din doon sa Imus. Kaya eto mabilis ang delivery nito, dire-diretso lang. Ayan, no? Ano yan? Mali eh. May mali dyan sigurado. May sumingit. Naku po. Hindi mo dapat sinisingitan yung mga ganyang kalalaking truck. Mixer versus ano bang sasakyan na yun? Hindi ko napansin eh. Ayan. So, dito na yata ito mga master. Ayan, nandito na tayo sa ano, sa ating drop off. So after natin dito, diretso na tayo sa isa nating drop off mga master. Yan, Barya. Okay. Thank you. So magkatabi lang yung drop off natin mga master, no? 2 kilometers lang ang pagitan. At marapit na tayo sa ating pangalawang drop off dito sa may Imus. Ayan, so may sisingilin pa tayo rito ng 100 pesos, no? Kasi nagbayad na ng 100 dun sa pickup eh. Hello, hello ma'am. Good afternoon po. Lalamove po, drop off. Deliver po. Nandito po ako sa ano, Napakalasa Food House. Tao po. Ay, grabe. Wala bang bariya yan? O sige, magkakabariya yan, may tip eh. 1, 2, 300. Teka, may ano pa, 50 pa. So, ang sabi is, ano, 150. Oh, panalo. Bili na tayo soft drinks para sigurado mabariyahan. Sakto, may pang soft drinks tayo. Thank you, te. Salamat. O, diba? Panalo yung biyahe natin. So, kanina, ginawang, ano, 200. Tapos, pagdating dito, ginawang 250. Panalo, di ba? So, hanap tayo ngayon ng ano, malilim mong master. Kasi napakainit. Kailangan nating mag-refresh muna tayo. So, ayan mga master, meron na tayong ano, meron na tayong pick-up. Nakapuha tayo ng isang pick-up papuntang ano to? Papuntang Paranaque. Maliit lang to. 88 pesos lang eh. So, pick upin na natin to. Ayun, doon pala, sa kabila. Papuntang ano po, field residence. Ayan. Okay ma'am, sige po. Subok pa tayong kumuha ng isa pang booking, mga master. Baka sakali maka, ano pa tayo, makachamba pa tayo. Ay! Lechugas, kala ko, meron na tayong dalawang booking eh. Naunahan ako ah. Pakihirap hanapan. Napakahirap hanapan ng short ride na kasabay nito ah. Wala eh, layo ng ano. Layo ng pick up. Talo, talo. Sana pa tayo. Pag wala, edi ibiyahin na natin to. Toto, meron na tayo. 95 pesos. Ayan oh. Okay, on the way for pick up. Nakahabol pa. So ayan, meron na tayong dalawang booking. Pabalik ng Paranaque naman to. Last booking natin to. Akalain mo, naka-anim na ano tayo, anim na booking sa loob lang ng 3 hours. Short ride, mid ride, ayan. At dito po mga master eh, ano na, guaranteed na tayo dito. Lagpas na sa minimum makita natin. Ayan, nandito na tayo mga master sa ano, sa pickup natin. San kaya banda rito yun? Hello po, Lalamove pick up po. Nipper lang daw to.
40 piraso. Akala ko isang piraso lang, you know? Sabi ko pa. 40 piraso. Ayun. Okay, picturean natin. Pwede pala dito. Ah, okay, one way lang. Buti na lang di tayo pumasok dyan. Bossing, ano, building 1, unit 706B. Kaliwa, unang building. Okay, salamat. Hello po ma'am, good afternoon, Lala Move Delivery po. 88 pesos. Okay, salamat po. Ayan o, 100 pesos. Ganda ng ano natin o. Puro hindi na kinukuha yung mga sukli ah. Nagugustuhan ko na talaga mga short ride booking eh. Para magiging short ride killer tayo ah. From long ride to short ride ah. Kasi hindi tayo pagod oh. Tsaka nandito lang tayo paikot-ikot sa amin. Tapos ang ganda ng mga nakukuha natin, mga pair, mga master. Panalo yung mga ganun eh. Yung mga padagdag. Kadalasan kasi pag long ride, halos bihira ang nagtitip. Puro ano, puro saktuhan lang. Kasi syempre natataasan na sila sa pair kahit na mababa. Sakto-sakto na lang binibigay nila. Sa long ride, minsan din na kinukuha yung mga sukli. Ayan, kagaya niyan. Ilan sa mga booking natin, halos hindi na kinukuha yung mga sukli, di ba? Puro sinasakto na nilang 100 pesos lahat. Panalo yun. Yung kanina pa, di ba? Ang ginawa, 130 lang. Ginawang 200. Tapos pagdating natin sa drop-off, nagdagdag pa ng 50. So, 250 na yun. Panalo yun. Mga master, katumbas yun ng 40 kilometers na booking. Diba? So, sa bagay, hindi naman laging ano, hindi naman laging gano'n, pero mas maganda na yung machambahan mo yung mga gano'n kaysa sa mag, ano, mag long ride ako tapos talo. Talagang literal na part-time tong ano natin, biyahe natin kasi 4 hours lang tayo sa kalsada. 12 to 4 mga master, mas uwi na. Ayan, kahit pa paano, naka-anim na booking din tayo. At ang maganda nito, kahit short ride, double book is the key pa din, di ba? Di pwedeng single book. Sinisingle booking ko lang yan mga master pag pagkain yung nakadala-dala ko. Nandito na tayo. Ma'am, sa inyo po ba yung 7218? Ayun, yung Nipper. Ayun. Kala ko mali eh. Okay na po. Okay. Salamat. O, di ba? Panalo. Another 100. Hindi na kinuha ang sukli. Wala na sukli-sukli. So, ayan mga master, nakikita nyo naman ha. Lahat ng ano natin, lahat ng booking natin, lahat ano, may tip. Hindi na ano, hindi na kinuha ang sukli. Mayayaman. Mga galante. Alright, so ano pa pang gagawin natin mga master, kundi tayo po ay uuwi na. Wala na akong top up, naubos ko na yung top up ko. Nag-uubos tayo ng top up mo yun eh. So ayan na nga, another pure short ride booking. At naging successful po ang ating biyahe ng short ride dahil lahat na naging kliyente natin, puro sobrang binayad. So, mas trip ko na to. Mas gusto ko na yung short ride kaysa sa mag long ride tayo. Maganda pa nito. Ayan, nandito lang tayo. Malapit lang tayo sa bahay. Paikot-ikot lang tayo sa amin. Puntang Paranaque, Las Piñas, yan, konting Bacoor or Imus. Malalapit lang. So, at least, ang bilis natin maka, ano, bilis natin makabalik. Tsaka, nakakatuwa yung mga short ride natin. So ito po ang pangalawang run natin na puro short ride. Dati hindi ko trip yung short ride kasi napapagod ako. Tapos
yung mga short ride na kinukuha natin dati, mga maliliit lang. So hindi ko trip. Eh ngayon nagugustuhan ko na. So kailangan lang pala diskarte din sa short ride, no? Huwag ka rin magmamadali kumuha ng mga short ride booking. Yan din ang tip ko sa inyo mga master. Ano ba yan? So mag-set ka lang ng target na yung malapit sa 100 pesos. Yan yung mga 93, ganyan, 88, 85. Yan ang iset mong target mga master kasi yung mga kliyente natin, di ba? Isa na iyan ang kunin yung sukli. Maliba na lang pag ano ha, mga Chinese yan. Talagang kukunin ang sukli niyan. Pero pag mga Pinoy, minsan yung mga 90 pesos, yan, di na kinukuha yung sukli niyan. Talagang sinasakto na lang 100 yan. So, yan ang napansin ko, no? Kaya kanina, hindi talaga ako nagmamadali kumuha ng mga short ride. Kahit na naagawan tayo. Ayan, naging quality naman yung biyahe natin ngayon. At magpas naman ang minimum yung kita natin. At marami pa tayong gasolina. Marami pa akong gasolina, oh. 2 bar pa lang yung nauubos, oh. Diba? At ang top up natin na naubos is ano lang, 100 pesos mahigit lang. So, panalo mga master ang biyahe natin ngayon. At di pa tayo pagod. Makakauwi tayo ng maaga. So, yan lang mga master. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayong araw na ito. At sana yung mga baguhang mga rider dyan ay merong natutunan at nakakuha kayo ng technique. Ayan, so sa ngayon, I highly recommend mga master. Sa baba ng fare ngayon, kumuha ka na ng mga short ride booking na lang. No? Kasi kung maglo-long ride ka, talagang para sa akin, talo. Depende na sa long ride. Kanina, nagpasalamat ako. Buti nila na-cancel yung long ride natin kanina umaga. Kung hindi, talo tayo dun. So, kung maglo-long ride ka, kailangan papatak ng 6 to 7 pesos per kilometer. Pero kung papatak yan ng 4 pesos per kilometer, might as well mag-short ride ka na lang. No? Kasi sa short ride, pumapalo ng 11 per kilometer, 9. Mababa na yung 8. Diba? So, ang basihan kasi dito sa no, courier service sa delivery, mga master, yung mileage, bilyahe ng biyahe. Kasi yun ang konsumo natin sa gasolina eh. Diba? Aanhin mo yung malayo, kung talo ka sa gasolina, doon ka na lang sa malapit, panalo ka naman. O, diba? So, yun lang mga master. Importante na nakakasave tayo ng gasolina. Kasi yan ang basihan dito sa delivery mga master, pati piran, paanuhan sa gasolina. Okay, so yun lang. At syempre, 'di ba, yung tip ang inahabol natin diyan, no? Kahit na mababa, basta maraming tip, panalo ka diyan. All right, so yun lang mga master. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama niyo rito sa biyahe natin. Ako po ay uuwi na. At magkita-kita po tayo ulit sa susunod na updates. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo rito sa channel natin. Ayan, so once again, thank you po at ayan. Suportahan nyo po yung merch natin mga master kung nakarating ka sa part na to. At sana po ay magkaroon kayo ng ating silver flip button edition ng ating YouTube channel. Okay, so thank you po at maraming salamat. Bye bye.